po ay nagpapasalamat sa gabing ito na ikaw po ang bibili sa bawat isa sa amin. Sa iyo po mayamang biyaya. Salamat sa karakas ng katawan. Salamat sa talas ng kaisipan. Salamat sa tamang pag-ugali at pag-ramdam na ginatakan po po sa amin. At kung may mga pagkakataon na kami po ay nalilihis ng landas, salamat din po sa pagtutuwi at sa pagpapaalala mo sa bawat isa sa amin. Amen. Kami po, Panginoon, ay nagkakaroon minsan ng pagkahiya o pagkatakot o nandiyan yung aming pag-aatuloy, pag-aalinlangan. Pero salamat ikaw ang nagpapaalala sa amin at humilbing sa amin, O Diyos, ng tamang direksyon. Salamat sa mga tamang ginagamit mo sa amin. Salamat sa mga sitwasyon na kung saan kami po ay nagigising sa amin po pagkatulog o paghihina sa aming pananampalataya. Nawa, O Diyos, sa gabi nito ang pag-aaral ng iyong salita ay patuloy na magbigay sa amin ng gabay upang nang sa gayon sa mga pagkakataon, O Diyos, na nandoon ang lakas ng dila ng kaaway o ng sanlibutan, ipaalala mo ang iyong mga salita upang magbigay sa amin, Panginoon, ng patuloy na proteksyon at hindi kami makagaw ng kaaway mula sa iyong mga kamay. Kaya Lord God, narito po ang bawat isa sa amin, ganap na ipinagtatagubilin, Panginoon, ang lahat-lahat. Purihin ka, O Diyos, sa iyo po ang pinakamataas na pagsamba at pagpupuri. In Jesus' name. In Jesus' name, we pray. Hallelujah. Amen and amen. Palakpakan po na. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po, mga kapatid, ay nasa Parables of Jesus pa rin. Ito po ay mga spiritual na application para po sa ating pananampalataya. Mga istorya po nangyari dito sa lupa, mga pang-araw-araw na pangyayari, especially during the time of our Lord Jesus Christ, na mayroon po spiritual applications. Samahan po na po ang bawat isa. Praise the Lord. Meron na ba? Okay. Ang bibigyan pansin po natin, mga kapatid, is about the parable of taking the lowest place. Ang talinhaga po, mga kapatid, ng pagkuha, paghanap ng mababang dako. Kung ating pumuksan ang ating mga banal na kasulatan, mga kapatid, let's open in the book of Luke. Luke chapter 14, verses 7 to 11. Dito po natin makikita ang talinhaga ito na magtuturo sa atin kung paano ang Diyos ay mayroon pong spiritual truths na nais pong ibigay sa bawat isa sa atin. Lucas 14, 7 to 11. Ganito po ang isinasaad. At nagsalita siya ng isang talinhaga sa mga inanyayahan ng mamasdan niya na kanilang pinipili ang mga pangulong luklukan na nagsasabi sa kanila, pagka inaanyayahan ka ni lumang tao sa kasalan, huwag kang uupo sa pangulong luklukan. Baka mayroon siyang anyayahang lalong marangal na tao kaysa sa iyo. At lumapit yaong nag-anyaya sa iyo, at sa kanya sabihin sa iyo, bigyan mong puwang ang tao ito at kung pagkagayoy, magpapasimula kang mapahiya na mapalagay ka sa dakong kabababaan. Kundi pagka inanyayahan ka, ay pumaroon ka at umupo ka sa dakong kabababaan. Kung dumating ang nag-anyaya sa iyo, ay sa iyo'y sabihin niya, kaibigan, pumaroon ka
magkakaroon ka ng kaluwalhatian sa harap ng lahat ng mga kasalo mong nangakaupo sa dulang, sapagkat ang bawat nagmamataas ay mabababa at ang nagpapakababa ay itataas. Amen? So ito po ay isang talinhaga, mga kapatid, na kung saan napapansin po marahil noon ang ating Panginoon, ang mga tagapagturo ng batas, walang iba kundi ito po mga Pariseo at mga Eskriba, sila po, mga kapatid, marahil ay naghahalap ng dako na kung saan ay doon po sa marinyal na dako. At syempre po, nais ng sino man na kung saan siya po ay kilalit. At ang mga Pariseo po, bilang sila ang mga kilala noon, sila po ay nagnanais ng mga dakong marangal, mga dakong espesyal. Kung ikaw kaya ay ma-invite sa isa pong sa isang handaan o sa isang okasyon, at ikaw ang itinuturing na special guest or guest of honor, siguradong doon ka pauupuin sa napakagandang dako. Hindi ka pauupuin doon sa isang sira-sirang upuan at doon sa isang upuan na kung saan ay hindi ka mapapansin. Doon ka ilalagay sa itaas na kung saan makikita ka ng lahat. No, ang nasa sa isip po ng ating Panginoon, mga kapatid, ay hindi upang ipahiya yun po mga tao na kung saan ay kinikilala ng panahon yaon. Hindi po niya nais na magpahiya ng tao. Pero nais po niya na magturo ng mga bagay na kung saan nararapat tama ang ating pag-uugali kahit na may mga pagkakataong mapapahiya talaga ang atin. Di ba may mga sitwasyon sa ating buhay na kung saan ayaw sana natin mapahiya? Pero napapahiya tayo at doon natin na-realize na kasi naging masyado akong mag-pidali sa sarili ko. Pag nangyari yun, nagkakaroon po tayo ng parang pagbaba, nagkakaroon tayo ng pag-iisip, at nagkakaroon po tayo ng tamang pag-uugan. So, nangangahulugan po ang mga talinhaga o mga sitwasyon na ibinibigay ng Panginoon ay hindi upang ipahiya ang sino man, kundi upang ito po ay magturo ng mga bagay na espiritual na kanila po matututunan upang nang sa gayon mas lalo silang mapalapit sa ating po Panginoon. Now, yun pong dako na tinutukoy ng Panginoon na kung saan mga luklukan o yung upuan noon, hindi po kagaya ng upuan na ganito. Ha? Meron po tayong tinatawag minsan na long table, di ba? Pagkalimbawa sa mga kasalan, meron pong long table doon sa unahan, nandun ang malinong at pinang, no? Nandun po yung talaga kung naanyaya ng mayor o governor o kung sino mang kilalang tao, doon pinaupo. Para yung mga kumakain, uy, kita mo, kung si mayor o si governor, para talaga po recognize na recognize sila na nandun. Pero noon po, mga kapatid, iba po ang itsura ng kanila pong hapag. Ganito po, mga kapatid. Iba po ang itsura noon. Iba po ang itsura noon sapagkat ito po ang set up na kung saan yan, meron
magugulohan pa sa kanilang pwesto. Hindi po, meron talagang papasukan silang space upang nang sa kayo ay makapag-serve po sila na hindi po nila naapektuhan yung mga posisyon ito po mga makain. So, kita po natin na ang dako po yun, yun po ang tinatawag na triclinium. Ha? Yun po ay dako na kung saan yun ang nais ng mga tao na kung saan sila ay aanyayahan. Sapagkat sila po ay kitang-kita at bukod doon, talagang mas espesyal ang mga pagkain na ihahain sa kanila. Ha? Diba sa mga kasalan? Yun, yun. Sa atin yung isang dessert, doon ay lima-lima. Ay hili po tayo kasi nandoon mga pangkaraniwan lang yung pagkain na atin pong nakakain, pero yung mga nasa unahan ay talaga po espesyal. Kaya kahit po nung kanilang kapanahuna noon, gusto po nila mga kapatid ay nandoon sila sa dako sa triclinium na kung saan espesyal po ang treatment, espesyal po ang kanilang kinakain. Alam niyo po, bilang tao, tayo rin po ay nagkakaroon ng pagnanasa sa ating laman mga kapatid na tayo po ay kalakpakan, na tayo po ay itamahal, na tayo po ay kilalin, na tayo po ay purihin at ipagmalaki. Ang nais po natin ay ang maganda at marangal na upuan. Amen? Kung papipiliin po tayo sa kahoy at saka doon po sa may kasyon, no? Doon sa malambok, kapay, gusto yung ano, yung talagang parang hari o reyna akong nakaupo, relax na relax, talagang nandoon na hindi ka mahihirapan sa iyong pwesto. Pero alam niyo po, ang naisiguro ng Panginoon dito sa mga dakong mataas at mga dakong mababa na pupuntahan po ng tao ay hindi po ito tumutukoy mga patitong sa literal na pagpili ng mga pwesto. Ito po ay tumutukoy sa klase ng pag-uugali na dapat po na mayroon tayo. Ano po ang sabi sa verse 11 ng Luke chapter 14? For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. Ano pong ibig sabihin mga kapatid? Yung daw po mga taong nagpapakataas, sila po ang ibababa ng ating Panginoon. At yaong nagpapakababa, yun ang itataas ng ating Panginoon Diyos. Amen. Kaya nga po, iba ang prinsipyo ng tao at iba ang prinsipyo ng Diyos. Sa tao po, meron tayong tinatawag na crowd mentality. Paano po yun? Ipakita natin yung crowd. No? At ang meron po siyang mga pansipin, no? Na para bang nandoon na talagang masasaktan ka. At nandoon na yung pong pinagamit nila sa pagkilos. Pag sinabi po crowd mentality, dahil po may mga pansipin, para bang kung may umaakyat, gusto po nilang sipitin, no? At ibagsak para sila mas maunan. Yan po ang tinatawag na crowd mentality. Gusto nilang mas makalagpas sila, mas mauna sila, kahit yung nasa itaas na nila. Yan po ang pag-iisip, mentalidad ng tao. Kaya nga po, kahit po sa business, kahit po mga kapatid sa school, kahit sa anong larangan sa ating pong lingkunan, gusto ng tao paunahan. Gusto ng tao siya ang nasa itaas siya, kikilanlin siya, papalakpakan siya ang itararangal ng maraming tao. Pero nandun po ang sabi po sa Biblia, yung nagmamataas sa kanyang sarili, yun palang ibabagsak. Pero sa Panginoon, ang mga tao nagpapakababa, sila naman ang inaahan ng kanyang Panginoon.
ng Diyos na magtuturo sa atin ng tamang direksyon upang tayo huwag mapariwara sa ating buhay. Kasi bilang tao po, mga kapatid, parang ang sarap ng feeling na ikaw ay nasa itaas. Ang sarap ng feeling na parang ikaw ang tinitingnan na at tinitingnan ng lahat. At nakakaano po yun ang ating ego, nakakabusin ng ating ego. Pero delikado po ang nasa itaas. Lalo niya yung nagpipilit, no? Na para bang at any cost, kahit na masaktan ko pa yung tao niya, kahit na maapakan ko pa yan, kahit na maghirap siya sa kanyang buhay, basta ako'y nakaangat. Ito po ay isang makamundo na kasitan. Hindi po nais ng Panginoon na siyang paglayin. Gusto po ng Panginoon ang pagpapakubaba upang ito po ang mahayag sa atin. When it comes to the difference between pride and humility, ito po yung simple mga kapatid na definition. Pride is power out of control, but humility is power under control. Mapapansin niyo po mga kapatid, hindi po sinabing ang humility ay weakness. It also means power. So pride and power, or pride and humility are both powerful. Pareho po silang makapangyarihan. Kaya lang, yung kong tinatawag na pride o kapalaluan, kayabangan, kataasan, ito po ay kapangyarihan na hindi po nakokontrol. Ito po ang kapangyarihan nagwawala. It's a wild kind of power. No, walang pasintabi kahit sinong masagasaan. At po natin, kung halimbawa tayo tatawid ng kalsada at may parating, nakita natin ang sasakyan niya, ano ba yun? Ay, hindi na muna tayo tatawid dahil lalayo na muna kasi kita natin, ala, nawala ng brake o kaya naman po ay nawala sa control. Di po ba? No, nakakatakot po ang ganun. At ganyan po ang pride. Nandyan po mga kapatid na naghihintay po ito ng aksidente at kapahamakan. Pride is power out of control. Kasi kung pwede niyang magawa ang kahit ano for the sake na siya ay kapahamakan sa kanyang kalagayan. But when it comes to humility, sa paningin po ng Panginoon, ito ay kapangyarihan. Mas higit kaysa kapangyarihan nito po kataasan. Bakit? Because it is power under control. Sumusunod po ito, nagpapadisiplinan. Okay? Siguro nag-aalaga ka ng bata, no? Nandiyan na hindi mo masupil. Diba? Ang hirap. Pero kung ang isang bata ay sumusunod, nagpapasaway, nagpapatuloy, ganda lang makaramdam mo, di ba? At nandoon po na malayo sa kapahamakan, malayo sa anuman pong mga aksidente. At ganun din po sa spiritual na kalagayan. Nararapat po na ang pagpapakumbaba ay sumaati. Sapagkat wala po tayong mapakala sa tinatawag na kataasan. Alam niyo po, ito po pagmamataas o yung tinatawag na kapalaluan, mayroon po itong pinagmulan. Kaya hindi natin dapat tulangan. At ito po, mga kapatid, ay walang iba kundi ang kaaway ng Diyos. Ang kaaway ng tao na walang iba kundi ito po si Pride was Lucifer's love.
wala pong nilikha ang Diyos na sa Satanas in the first place. Wala po siyang nilikha ang demonyo. Kaya nga po, babasahin natin ang Book of Genesis. Lahat ay maganda na nilikha ng Panginoon. Walang nilikha ang pangit ang Panginoon. Ganyan po sa salita ay pangit, mga kapatid. Amen. Sabagat lahat tayo ay nilikha ayon po sa wangis ng ating po, Panginoon. No, tingnan natin ano, kung ano ang nangyari dito kay Lucifer. Although meron na tayong idea, pero tingnan natin mismo sa banal na kasulatan kung paano ang nangyari at bakit nagkaroon niya siya ng pagbansan. Tingnan po natin sa Book of Ezekiel. Ezekiel chapter 28 verses 12 to 13. Ezekiel 28, 12 to 13. Ganito po ang isinasaan, sundan niyo po ako. Anak ng tao, palaguyan mo ang hari sa Tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatatakan ang kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ito pong hari sa Tiro, ito po ay mayroon pong talagang nabuhay noong hari sa Tiro. Pero ito po ang tinatawag na law of double reference na kung saan mayroon pa rin po itong isang tinatungkulan. At ang hari sa Tiro ay tumutuloy rin po mga kapatid. Ito po ay Lucifer. Ano po ang sabi sa verse 13? Ito ay tumutuloy na mismo dito po kay Lucifer. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat na mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardyo, ang topacio, at ang diamante, ang berilo, ang onyx, at ang jaspe, ang sapiro, ang esmeralda, at ang karbuko, at ang ginto. Ito po, mga kapatid, sunod-sunod na nabanggit ito. Ito po ay mahalagang bato. Turuin niyo po, yung tama yun, eh, nagnanay sa magkaroon sila ng diamante, di ba? Ito mga mamahayang bato, baka hindi po kayang bilhin ng isang mahirap na kaunama yung pumaga itong klase ng bato. Pero itong mga bato, itong mga kapatid, ito lang po ay taglay nitong si Lucifer nang siya ay nandoon sa hatin ng Eden. Ibig pong sabihin, mga kapatid, itong si Lucifer, makakapunta po siya doon. Ibig sabihin, noong bago pa man po siya magkasala, nakakapunta po siya doon sa hatin ng Eden. Pero hindi pa siya masama po. Nasa kanya pa ang kagandahan. At ang sabi po, pagpatuloy natin, ang pagkayari ng iyong pandereta at iyong mga plauta ay nga pa sa iyo. Now, dito po ang isang makikita natin na prueba na kung saan ito po si Lucifer ay ginamit ng Panginoon when it comes to music. Yun po kasing pandereta at plauta, ito po ay mga musical instruments na nangangahulugan po, mga kapatid, na binigyan siya ng abilidad o talento ng Diyos upang makatugtog. At alam po natin, the basic reason for creating music by God is none other than to be worshipped. Po na isang person. Maaaring kaya ang sinasabi po sa mga pag-aaral na paano siya po yung choir director of heaven. Siya ang namumuna sa pagsamba, sa pagpupuri harap po sa ating Panginoon. Maganda ang pagkakalita sa kanya. Maganda ang talentong taglay niya. Siya ang kinikilala marahil ng mga anghel when it comes po sa music bilang pagsamba sa Panginoon. Pero ano ang nangyari? Nasabi po, sa kaarawan na ikaw ay
Diyos, ikaw ay nagpalit manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ano sabi? Siya po ay isang anointed cherub, isang pinahirang kirubin. Yung kirubin, hindi yung mga sanggulan ng mga patay na naging akyan daw ha. Ang kirubin po ay isang, sabihin po natin, ranggo ng mga anghel kung saan nabibilang po dito mga kapatid, ito po si Lucifer. Siya po isang pinahirang kirubin, no? Nasa ibabaw siya ng banal na bundok ng Diyos, maghikmanaw siya. Ang sabi, ikaw ay sakdal sa iyong mga langat mula sa araw na ikaw ay lalangin. Ibig po sabihin, was created perfect. Pero ano nangyari? Hanggang sa ang kaliguan ay nasuntuhan sa iyo. Nandun po, mga kapatid, na nagkaroon po siya ng pride sa kanya po sa iyo. Kaya ano nangyari? Sa verse 16, dahil sa karamihan ng iyong kalakal, ay kanilang pinuno ang gitna mo ng pangdadahas at ikaw ay nagkasala, kaya't inihagis kitang marandumi mula sa bundok ng Diyos at ipinahamak kita o tumatakip na kirubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan. Iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan. Aking inihagis ka sa lupa, aking ilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang restore ka. Yun po ang naging resulta. Dalit mo ng karangalan, kagandahan, at talento at kapitan. Pero dahil siya po ay nagmataas, nagkasala sa harap ng mga hari, siya po ay ipinagsak. Kaya huwag po natin hanapin yung mga damong matataas in a way na hinanap po ito ni Lucifer. Nagkaroon po siya ng isang puso, mga kapatid, na hindi tama sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nangyari, siya po ay inihagis, siya ay pinagsak ng Panginoon. Kaya yung katotohanan ng ang nagmamataas ng Panginoon sa iyo ay ibababa, ibabagsak. Dito rin po sa Book of Isaiah, dito natin makikita, ano ba talaga? Yun po, mismo kasalanan ng kapalaluan na ginawa nito po si Lucifer. Sa Isaiah chapter 40, verses 12 to 14, ano po ang nakasaad dito, mga kapatid? Sabi po dito, anong nahulog ka mula sa langit, o tala sa umaga, anak ng umaga, paano ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Ito po, no? At sinabi mo sa iyong sarili. May lima pong statements na sinabi itong si Lucifer. Ang unang statement, ako'y sasampa sa langit. Iyon niyo po yun, ha? Ito pong pagsampa sa langit, hindi, di ba siya ay manaog na, sabi? Ha? Pero ito pong pagsampa sa langit, may kakaiba po itong connotation. Ikalawa, aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Iyon niyo po, nag-create na siya sa kanyang sarili ng luklukan. Ang luklukan ay para lang po doon sa hari. At ang dakilang hari ay walang ibang diyan manglilikha sa hari po ng dakilang hari. Pero nag-create po siya sa kanyang sarili ng kanyang sariling luklukan. Amen? At nandoon kanyang itinaas doon sa mga bituin ng Diyos. Ano pa po? Ikatlo, ako'y upo sa mga bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Amen? So, yun po mga kapatid, bundok ng kapisanan, yun po ba?
ika-apa. Ano ang sabi niya? Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alamaan. At ang ikalima, ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Gawin niyo po yun. Siya ay isa lang sa lilikhaan ng Diyos. Subalit po na isa niyang pakapagpay ang lumikha sa kanya. Gawin niyo po yan. Ito po ang kapalanduan na pinasimulan nito po si Lucifer. Kaya nga po, napaganda po ng meaning ng Lucifer, mga kapatid. It means morning star. Alang sa umaga. Pero sino ang magulang na magpapangalan ng Lucifer sa kanyang? Wala. Bakit po? Dahil bagamat magandang ibig sabihin ng kanyang pangalan, pero pumangit ito dahil sa kasalanan kanyang ginawa sa atin. Kaya nga po yung pangalan Lucifer is equivalent with the devil, the name Satan. Pag narinig po natin yung sinasalitan sa Satanas, demonyo na po. Masamahin na, no? Hindi po ba, no? Sumpulang mga kasamaan. Pero nandoon ang pangalan Lucifer ay nagpusap po ng isa. Kaya po ito ay naging hangin at kahulugan. Ito po ay naging kahulugan ng pagmamataas ng kalaluan sa kapatid. Sinabi niya, ako magiging gaya ng mataas-taas. Gusto niya rin ang magiging Diyos sa kapatid. Kaya nga po, mga kapatid, yun pong pagmamataas, ito po, mga kapatid, ay hindi tinagay na ayun na ng ating Panginoon. Sapagkat nagiging anak po tayo ng demonyo kung ang nakakasal po ang siyang masusunod sa kapatid. Ang sabi po sa Book of Proverbs, chapter 16, verse 18, ang sabi po mga kapatid, pride goes before destruction and a haughty spirit before a fall. Ang kapalaluan daw po ay nagpapauna sa kapamakan at ang mapagmataas na diwa ay sa paggabuan. Ito po ang dalawang resulta mga kapatid ng kapalaluan ng kataasan, kapahamakan at paggabuan. Wala pong maganda itong pinuturo. Pero alam niyo po mga kapatid, yun pong tao na kung saan ang nanais siya na magkaman ng salapi sa maling pamamaraan, tanghalin, no, kahit po marami siyang tao yung apakan, mga kapatid. Parang ang feeling nila, it feels like heaven, no? Na parang bang sila po ay nakaangat sa ere sapagkat aliboy nasa pedestal po ang kanilang pangalan. Pero, ang Diyos po kasi ito man. Ang Diyos po, mga kapatid, ang nakakita ng uri ng Espiritu na mayroon tayo. Kaya nga po, hindi po hahayaan ng Panginoon na isang mapagmataas na Espiritu, hindi magkakaroon ng kawangakan. Maring hindi agad-agad. Ha? Maring sabi nga, eh, naku, sino ba yung sa mga damo? Na parang bang kung sino pa yung mga tao at mga kinikilala ay parang mas gumagal ang buhay. Pero huwag po natin kalilingan ang kanilang mga karamdaan, huwag po natin kalilingan ang kanilang
ng buhay, magkakaroon tayo sa buhay. Kaya maging maingat mo tayo. Kung sakali man po na nagkaroon tayo ng kastaasan sa ating buhay, pagsisika natin sa kapatang Panginoon sapagkat wala po yung gagawin. Sabi po sa isang quotation, pride is a spiritual cancer that devours families, destroys marriages, divides churches, and corrupts governments. Ito po sa misira ang mga kapatid sa mga relasyon sa iba pa sa magkasama. Pag nagpataas na yan, ako ang tama. Sabi na isa, hindi, mas tama ako. Pag hindi po sila nagkaroon ng patawaran at napakumbabaan. Akala po nila mga kapatid ay po sila ang panalo dahil pinagpipiling na nila kanilang sarili. Pero pareho po sila ang panalo. Kaya anong nangyayari? Nagkakakiwalay, sisira ang mga kapatid nila ang kanilang relasyon. Kasama ang pamilya, apektado ang pamilya. At hindi po nagkaroon. Kaya nga po, sumisira ito. Sabi ko, ito ay spiritual na cancer. Kaya nga po, kahit saan man po grupo mga kapatid, kapag may kataasan, sa gobyerno man yan, sa negosyo man yan, ng mga aspeto, kahit po sa loob ng sila. Kung magkaroon po tayo ng mga hindi pagkakaunawaan at hindi tayo nagulupang-pangbawa sa isa't isa, magkakaroon po ng pagkakasira-sira ang aming mga relasyon sa isa't isa at ang daming tao. Kaya huwag po natin hayaan na ito ang siyang maghahari sa ating pong buhay. Amen? Sapagkat ang nais po ng Diyos ay magkaroon po tayo ng kapakumbabaan sa ating pong sarili. Ang sabi po sa Book of James, na Santiago, chapter 4, verse 10. Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Diba, sabi po mga kapatid doon sa talinhaga, huwag kagayon po doon sa ano, doon sa mga mataas na lulukan. Dahil baka mamaya, may dumating na mas importante kaysa sa'yo, ano gagawin ang host? Ikaw ay bumaba, dahil may mas importante sa iyo na dapat pumunta. Iba ka kaya. Pero ang sabi ng Panginoon, ang hanapin natin ay yung mga bawat mga mababang tao. Dahil nandoon, yung host, pag nakita ka, ah! Hindi ka dapat dyan. Ha? Dapat doon ka sa mataas na dako. Di mo ba? Magkakaroon ka ng karangalan sapagkat mula sa mababang dako iaakyat. At ganyan po mga kapatid sa spiritual stamps mga kapatid ng bawat isa sa akin. Magkaroon tayo ng pagpapakababa at sabi, humble yourselves before the Lord. Ano po mangyayari? The Lord will lift. Panginoon ang magtataas sa iyo sa mataas na tao. Alam niyo po mga kapatid, yung mga tao na nagpapakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Sila po yung mga tao, mga kapatid, na hindi nila ina-expect yung promotion na gagawin sa kanila ng Panginoon. Yung hindi pa rin yung motive mo na para ba, ay ako magpapakumbaba para ako yan, mag-promote. Yung natural feeling po natin na tayo magpagbaba kahit hindi mo natin ang promotion ibibigay sa'yo sa Lord. Ang sabi po ng Bible, promotion comes not from the east, nor from the west, nor from the south, nor from the north. Promotion comes from the Lord.
sinabi natin, eh, Pastora, bakit may mga tao sa sama na inalalagay sila sa mga mataas na lamang? Ito ang tandaan natin. Yun pong kaaway, mga kapatid, mapanglilang po yan eh. Ha? Maaaring ilalagay niya ang isang tao sa mataas na damo na nandun ang kapalaluan, pero sa bandang muli, siya nga po ay mabagsak. Pero ang promotion na nagmumula sa Panginoon, ito po, mga kapatid, ay pagmakagalan. No? Hindi ko yung iaangat ang Panginoon, tapos wala ko pala ibabagsak. Hindi po, mga kapatid, pag iniangat ka niya, mga kapatid, i-maintain niya ang pag-aangat sa iyo. At para tayong umaakyat sa hagdan, alam niyo po yun, hindi lang sa unang baitang ka, pararatingin ng Panginoon, pag nakita niya na kahit ikaw ay kanyang inyangat, pero nananatili pa rin ang tamang spirito, dadalhin ka niya sa mas mataas na antas. Hanggang sa mas mataas, at kung mananatili ang tamang spirito at pag-ugaling sa bawat isa sa atin, nasa mataas kang dako, pero nandoon ang favor ng Panginoon ay nasa sa'yo dahil pinanatili mo ang kapagbabaan sa iyo. Yan po ang nais ng ating Panginoon. Alam niyo po, kung ito po si Lucifer, ang pinaka-prime example doon po sa paggawa ng kapalaluan o pagmamataas, the prime example when it comes to siya po, mga kapatid, ang greatest example na kung saan ang example of humility ay lulusan po ng mga sa now, ito po ang last natin i-discuss po ng mga kapatid. Philippians chapter 2, napakaganda po na nakalagay dito, mga kapatid. Philippians chapter 2, nasabi po sa verse 5, pagkakasulat po ng Biblia patungkol dito. Sabi ko sa verse 5, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Ang nais po ni Apostol Pablo na sumulat ng sulat na ito sa mga taga-Pilipos, kung ano ang kaisipan ni Kristo, yun din po ang ating maging buwis ng pag-iisip. Now, ano pong kaisipan ni Kristo? Ganito po ang sabi. Na siya, bagamat nasaan yung Diyos, ay hindi niya inarin isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Yan po yung sinasabi. Diyos siya ha? Pero mga kapatid, hinubad niya kanyang pagkatapos. Sinong hari ang magtatanggal ng kanya pong robe, kingly robe, para pumunta sa isang dako at magpanggap? Siguro sa mga story ng mga Philippines, nangyari ay mahirap, pero mayaman ka. Nagpagwari sila. Pero ang Panginoon dito nagpagwari. Palagang nagpakawala siya. Alam natin siyang dakilang Diyos, pero hindi naman kailangan siya magkakawang tao. Hindi naman kailangan siya ay masakta na magaya natin. Ha? Na siya po ay magbuto na kagaya natin. Na siya po ay mura-murahin ng tao na kagaya natin. Diyos nga siya eh. Dapat na siya, tinatanghal, sinasamba. Pero ginawa niya yung dahil sa layunin na iligtas ang bawat isa sa atin. Na kung hindi siya magkakatawang tao, hindi siya makakagaya sa atin, hindi niya tayo maliligtas. Bago mailigtas ang isang tao na lulunan, talagang ano siya magkakamit sa buhay ba? Ano nang sa kayo sa ipinusya?
na nagmasunurin hanggang sa kamatayan. Oo, sa kamatayan sa Diyos. Tingnan niyo ba? Nagpakababa-baba na nga siya. Diba? Ano pa sa akin? Bumaba pa siya ng isa. Ganun ka din yan ginawa ng Panginoon. Okay lang sa akin. O siya, sige. Nagpakababa talaga siya. Nagkatawang tao. Pero yung ranasin niya na siya ay mamatay, biruin yung ginawa ng sakripisyo para sa bawat isa sa atin. Hindi siya kailangan mamatay kapagkat siya pinagmumula ng buhay. Pero upang tayo ay mahango doon sa kamatayan, namatay rin siya na kagaya ng tao. Upang sa kamatayan, siya ay magkaroon ng pagkabuhay na matuli. Upang tayo ay magkaroon din ang pag-asa na kahit tayo mamatay physical, magkakaroon tayo ng buhay sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Hallelujah! Hallelujah! Alam niyo mga kapatid, dahil sa hindi ng kanyang pagpapakababa, nagkatawang tao na nga, inubad na nga ang pagka-Diyos, no? Pero mas, ang sabi, naging masunurin pa hanggang sa kamatayan. Nang siya po ay gayong katindi nagpakababa. Ano ang sabi? Kaya siya naman ay pinakadakila ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalan lalo sa lahat ng pangalan upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa. Ano po ibig sabihin? Kung gaano pagkakabababa ang ginawa ng Panginoon, nakita natin, siya naman ay niluwal ni Hari. Amen? Itinaas ang kanyang pangalan sa lahat ng mga pangalan. Upang ano ang sabi? Upang sa pangalan ni Jesus ay iluwal ang lahat ng tuto. Ano nga ibig sabihin? Siya ay Hallelujah. Hindi lamang sa kanyang pagiging Diyos, kundi dahil siya po ay nagtagumpay sa kanyang pagiging tao. Kaya nga po, mga kapatid, may makikita tayo sa Bible na bakit dalawa ang aliboy dalawa ang Panginoon. Ang sabi kasi doon sa Hebrews, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon. Amen? Hindi po yung tumutungkol sa two persons, mga kapatid. The first lordship pertains to the very status of God. No? As sa Old Testament po, Lord God of Israel. Kung sino yung Panginoon, siya po yung Diyos. Kung sino yung Diyos, siya ang Panginoon. Kinilala po siya sa gayong pamamaraan. Pero alam niyo po, maging sa kanyang pagkatao, nakuha niya po ang karangalan na pagiging Panginoon nang siya po ay magtagumpay lang sa mga tao. So his lordship ay nakuha niya po hindi lang sa kanyang pagiging Diyos, kundi nang siya ay magkatawang tao. Nararapat siyang tawagin talagang Panginoon. Gracias.